Gano'n ka lang yun? Siguro yung mga 3 inches ang layo niya doon sa ating adot. Yan. Yan, no? What's up mga kakalyo? Panibagong araw, panibagong week. Okay, nandito tayo ngayon sa terrace, no? Kasi itong video na to, kailangan dito ano eh. So gagawin natin sa paglalagay ng varnish covering sa ibabaw ng ating artwork, particularly sa ating poster making artwork. Tulad yan, no? Kailangan dyan is open air tayo kasi gagamit tayo ng medyo maamoy-amoy na na spray paint, no? Clear spray paint. Ang gagamitin nga pala natin dito is itong yan, no? Bosni Clear. Yan, Bosni Clear. Dito, ang price nito is, ang bili ko dito is 199 yung isa, no? Sa isang ganito, ito kasi clear, no? I don't know kung meron itong matte finish, no? Sa isang ganito, makakadami na rin kayong artwork na makukuberan, no? Ito, matibay ito, no? Hindi ito nagdidilaw, no? Kaya minsan, hesitant ako gumamit ng mga, ano, ng mga clear varnish. Kasi, minsan, kalaunan, katagalan, nag-ano siya, naninilaw. So, nasisira yung artwork ko. Ito naman, matibay ito kasi automotive to, eh. Ayan, automotive yan. Oh yeah. Ito sa local hardware store mabibili niyo yan. Pero syempre, again, dapat meron kayong mask. No? Kasi medyo masakit siya, baka mahilo kayo kapag nangyayon niyo lahat yan. Tapos, dapat again, dapat open air yung ginagalawan ninyo. Dapat may proper ventilation, no? Ako meron akong electric fan dito eh. Bubuksan ko siya mamaya kapag nag-spray na ako, no? So, yun, no? Siyempre, dapat wala rin kayong mga pets na malapit sa inyo, no? So, tatanggalin nyo dapat siya. So, kasi maaamoy nila yan, eh. Pasensya na kayo kung mababa yung boses ko. Kasi, ewan ko ba? Pag ganitong oras talaga dito sa amin, parang tutulog lahat ng mga tao. Time check tayo, 11 o'clock pa lang, no? Tahimik lang talaga siguro. Siguro, isa yan sa mga naidudulot ng pandemya, no? Yung mga tao, siesta lang sa bahay. O siya, tara na, no? Sabihin ko rin sa inyo yung direction paano gawin. Okay? So, ito yung artwork na... Ito. So, ito yung artwork na lalagyan natin, no? Nung ating varnish, no? Sa ibabaw. Gagawin muna natin yung first step natin. Siyempre, mag-suit tayo ng mask. Siyempre, yung unang gagawin mo, i-shape na ito. Oo, kapag sinishape ko siya, minsan nagiging tulad ito. Papapa. Tapos, gagawin mo, tatanggalin mo muna yung mga as sa ilalim ng mga kumakapit. Madudulo. Kasi, pag in-spray mo na yan, hindi mo na matatanggal yan. Bali dito, ang ginagawa ko sa artwork ko, ang ginagawa ko is na gumagawa ko ng tatlong layer na spray. So, ito yung unang layer is padala. Ang direction is mula rito sa baba, pataas, pababa, pataas, pababa, pataas, pababa. So, from left to right. No? Tapos, pasigsad. Tapos, susunod na, mula naman dito sa taas, no? Sa right, ulit. Sigsag ulit, pababa. Pababa lang na. Yan. And then, ang susunod na is yung pang-final na sauce is padaya din ang naman. So, kung din, okay na yun. Contento na ako. So, tara, simulan na natin ito. Okay, so, pagyan na, no? Gano'ng kalayo? Siguro mga 3 inches yung layo niya.
kung sa ating artwork. Tapos makikita ninyo, kapag spray mo pa lang itong varnish, nagiging brilliant yung ano, yung artwork mo. Actually, hindi siya nagiging brilliant eh. Nagiging glossy siya, no? Yun yung term doon. So, glossy yung pinili natin. So, yun. Ano ba ang kagandahan kapag meron kang ganitong varnish? Ang kagandahan nito, yung surface na hindi na mababawasan, hindi na rin madalagdagan, no? Hindi na rin madalagdagan ng dumi. No? So, protektado na yung artwork mo. So, sa tingin ko, medyo puno na yun kasi medyo tuyo na kasi manipis lang naman. So, simulan na natin yung pababa. Tapos, baka gusto, napansin ninyo, bakit siya nakahiga? Diba? Hindi siya nakatayong ganyan. Diba? Kasi kapag nakahiga siya, kapag nakaganyan ko siya, minsan, masobra sa panang lagay mo, magkakaroon ng tulok, tumatulo siyang pagganyan. No? Ang gusto kasi natin ma-achieve dito is seamless yung surface niya. So, kailangan, pag nakaganyan, nandyan lang siya. Kung tutulo man siya mula dito papalabas, kinaabutan na siya ng pagkatuyo. Ganun. Okay? So, sir, mat. Ayun, sa glossy na. Diba? Ayun, o. Oh. Ito, glossy na siya, o. Ito, mat. Ito, walang tintab. May tintab, hindi naman ganun kadami. Ayan. Tapos, o, oh, ito, pwede na siguro natin itong i-close, no? Yung pagdiagonal. So, again, ang layo nyo dun sa surface is at least 3 to 4 inches, yan. Bakit? Kasi parang hindi maglawa yung spray ninyo. Oh. Okay na yun, diba? Hintayin na lang natin siya matuyo. Habang pinatutuyo natin yung isang artwork, siguro i-layout na natin dito yung mga pagsasabay-sabay natin. Ito kasi, kaya rin ginawa ko siya na pagsabay-sabay na lang nalagyan ng ano, ng varnish. Is para tipid din sa spray. Kasi, pag isa lang, yung mga nagpo-flow dito sa gilid at dito, is nasasayang lang yung varnish niya, no? Pero pag ganyan, katulad nito na by buong batch ko siyang gagawin, eh siguro yung mga lalampas dito napupunta lang dito, ilalampas dito napupunta rin dito, no? So ano pa bang kailangan kong gawin dito? May gagawin lang ako, kukunin ko lang yung ibang artwork, lalatag ko rin dito, no? Kasi marami ako talagang artwork na babanggisan yung araw ito, eh. Puntahan ko muna doon. Ito yung isang example ng nauna ko na dating nalagyan ng mostly clear spray, no. Makikita ninyo, medyo glossy pa rin siya hanggang ngayon, no. Siguro ano to, I think it's October or July last year, doon ko to nilagyan. Parang ganun yata, basta matagal na rin, no. Oh, so sa tingin ko wala namang paninilaw na nangyari dito, hindi na maintain na pa rin yung puti, no. Kung meron mang kulay dilaw diyan, yung pigment na nung ano yan, eh. Nung oil pastel, no? Yung puti-puti pa din, no? Hindi nagbo-blur, no? Hindi nagbo-blur yung itim, sharp pa din yan, no? Walang reaction dun sa ating marker, wala rin siyang reaction, no? Napangit na pinapakita dun sa ating mga kulay, no? Brilliant pa rin, no? Alam mo yun, hindi siya ganun kamahal, nagagawa naman niya yung trabaho para sa akin. So, ayun. So, again, ayos talaga to. Para sa akin maganda to. We'll be right back.
Sinama na natin yung artwork na pala ng munting kakalyo natin, ah. Maliit na kakalyo. Okay, ang susunod nating batch is yung mga malalaki natin na mga artwork, yung mga 15 by 20. O yun, again, pinagtabi-tabi ko pa rin siya para tipid tayo doon sa ating spray paint na clear. So, spray na natin yan. Nagtatanong nga pala kung gaano ko siya katagal pinatutuyo. Usually, nililib ko lang siya dyan ng mga kalahating araw, no? Para pure, no? Para kapit na kapit siya. Pero kalimitan, mga 30 minutes lang pa pwede na siya. No, minsan nga, 15 minutes pa pwede na yan. Eh. Tapos pag pinatutuyo mo yan, nakaiga lang siyang ganyan. Hindi pwede yung nakatayo kasi mag-event siya. So, yun. Okay? Salamat!
pasensya na kayo kung maingay niya kasi may mga kapitbahay rin kasi kami ng mga baby, di ba? Naglalaro sa bahay. Hindi naman pwede pigilan yan eh. Hayaan na natin sila. Okay?